aalamin natin kung ano ba yung importance ng concept ng learning how to learn. Welcome to another edition of the Learn to Learn podcast. A place where you'll learn the basics of effective learning in school and in life. Enjoy your listening experience as we give you practical advice as well as tips, tricks, and strategies in making yourself the best learner you can be. And now, please welcome your host, Mr. Alvin Andino. Hello and welcome to the very first episode of Learn to Learn podcast. Maraming salamat sa pag-tune in sa podcast na ito. I hope you're all safe kung saan mang lugar kayo naroon sa mga oras na ito. And for this episode, mayroon tayong dalawang bagay na pag-uusapan. Una ay kung ano yung dahilan kung bakit Learn to Learn yung naisip kong title para sa podcast na ito. Pangalawa, aalamin natin kung ano ba yung importance ng concept ng learning how to learn. Nung una ako nag-apply sa isang school para sa aking pinakaunang teaching job, natanong ako kung ano raw ba yung meron sa akin na pwedeng makatulong sa pagpapaunlad ng learning ng kanilang mga estudyante. Ganito yung naging sagot ko. I am a teacher who believe that for effective learning to happen, learners should be aware on how they are expected to learn. Teachers should not only guide learners in the course of the lesson, but also in discovering how they will be better in learning. Of course, hindi lang yun tanong na yun ang laman ng interview sa akin. And it ended up na hindi ako natanggap para dun sa trabaho. Luckily, yung isa sa mga napili nila para dun sa position ay hindi na nagtuloy ng proseso ng application. Kaya, ayun, wala silang choice kundi ako na yung kukunin nila. Balik tayo dun sa sagot ko. Simula pa nung nasa college ako, tumatak na sa isip ko na dapat maging susi rin ang schools sa pag-unawa ng mga mag-aaral sa paraan kung papaano sila natututo. Naisip ko noon na mas maganda sana kung hindi lamang mga nasa education courses ang nabibigyan ng kaalaman tungkol sa theories and philosophies about learning. Naniniwala ako na kung alam ng mga mag-aaral ang bawat proseso, kung paano tatatak sa kanilang isipan ang mga lessons na itinuturo sa paaralan, mas ma-appreciate nila ang pag-aaral. Magiging dahilan din ito para matanggap ng mga estudyante ang mga gawain kalimitan ay inaayawan nila gaya ng pag-take ng notes, essay writing, and research writing. Dahil sa naging personal na advocacy ko na rin ito sa loob ng ilang taon, naisipan ko na ituloy ito dito sa sinisimulan kong project ngayon, yung podcast. Nang sa gayon ay mas makaabot pa ito sa mas maraming audience and hopefully magkaroon ng positive influence and positive change sa mga posibleng makarinig. At yan yung dahilan kung bakit Learn to Learn podcast yung ginamit kong title para sa podcast na ito. So bale, Learn to Learn or Learning How to Learn. Punta naman tayo dun sa pangalawa nating pag-uusapan. Bakit nga bumahalaga na matutunan ng mga estudyante kung paano sila natututo? Para ipaliwanag ko yung mga points para sa part na ito, isishare ko sa inyo yung mga posibleng mangyari kung ang isang estudyante ay may kaalaman tungkol sa sarili niyang proseso ng pagkatuto. Una, yung tinatawag natin na self-learning. Sa kasalukuyan, malaking porsyento ng mga mag-aaral sa ating bansa ay hindi nagkakaroon ng personal na interaction sa kanilang mga guro.
Dahil dito, maraming mga nagdududa sa sistema ng edukasyon na meron tayo sa kasalukuyan. Alam natin na medyo malaking hamon talaga ito. Malaking hamon sa atin yung blended learning na tinatawag. At lalo na yung modular distance learning na ginagawa sa malaking percentage ng mga education institution sa ngayon. Maraming mga estudyante ang nahihirapang unawain ng mga lessons. At siguro hindi naman natin maitatanggi na yan yung realidad. Sa kabilang banda, may mga estudyante na hindi masyadong nahihirapan at sa palagay ko, isang mahalagang factor dito ay yung personal na knowledge nila kung paano sila nag-work bilang mga effective na learner nung sila ay nasa face-to-face pa yung setup. Kung madalas magkaroon ng power interruption sa inyong lugar, lalo na kung gabi, naranasan na siguro ninyo na mga pasa dilim. Yung tipong dahan-dahan kang lalakad, kumakapit ka sa mga bagay na malapit sa'yo para hindi ka matalisod o mabangga sa kung saan man o kung ano mang nakaharang dun sa iyong dadaanan papunta dun sa source ng ilaw. Ganyan din yung mga estudyanteng hindi pa aware sa sarili nilang learning. Palaging nangangapa. Palaging kailangan ng gabay ng kung sino man, gaya ng mga guro. Hindi sila hakbang hanggang masigurado nila na maayos yung kanilang magiging paggalaw. Ngunit kapag ilang beses na nila itong naranasan, posible na sa susunod ay diretso na yung lakad nila at kahit wala silang nakikita ay kabisado na nila yung daan. Gayunpaman, hindi lahat ng mga estudyante ay makakagawa nito. May mga mananatiling nangangapa, naghahanap ng hawakan. Mayroon din naman na kahit alam na nila yung daan ay mangangapa pa rin. At yung medyo malala ay merong mga hindi hahakbang o hindi aalis. Hindi sila aalis hanggat hindi bumabalik yung ilaw. Ganyan din yung mga mag-aaral. Iba't iba. Sa labang ito, lamang yung mga makakatukoy ng daan at yung magdedesisyon na umusad kahit wala yung nakasanayan nilang gabay. Yung pangalawa naman, yung tinatawag natin na lifelong learning. Ito yung isa sa mga goals ng pag-aaral natin sa paaralan. Yung maging mga lifelong learners yung mga mag-aaral. Yung naisa sa buhay nila yung kanilang mga natutunan hanggang sa tuluyan na nila itong maging bahagi ng kanilang pagkatao. Madalas, pinagsasagot ang mga estudyante ng mga essay questions. Kung iisipin mo na waste of time ang mga gawain ito, nagkakamali ka. Para sa akin, isa itong bahagi ng pagiging lifelong learner. Sa pamamagitan ng mga activities na ito, ay nalilinang ang ilang mga skills na hindi lamang magagamit sa loob ng classroom bagkus ay mas mahalaga sa buhay sa labas at lalo na sa hinaharap. Ilan sa mga skills na ito, una ay yung critical thinking skills na makakatulong sa mas matalinong pagdedesisyon. Pangalawa, yung communication skills. Ito naman yung kakayahang magbahagi ng sariling opinyon at saloobin sa iba sa isang komprehensibong pamamaraan. Pangatlo, yung value system. Ito naman yung pagkakaroon ng pagpapahalaga sa mga bagay sa paligid kasama yung paglinang sa iyong sariling paniniwala at prinsipyo na madadala mo hanggang pagtanda. Yung pangatlo naman dun sa ating mga importance or benefits ng knowing or learning how to learn, yung tinatawag natin na self-knowledge or self-awareness. Naniniwala ako na mahalagang aspeto ng pagkatuto ang pagkilala sa sariling pagkatao at personalidad dahil higit kanino man tayo ang nakaalam ng ating mga strengths and weaknesses. Our knowledge of how we approach learning will let us discover our own unique ways of gaining knowledge.
Speaking about strengths and weaknesses, personally, isa na akong guro noon nung matanggap ko ang halaga ng mga ito. Sa aking palagay, isa sa mga strengths ko yung kakayahan kong mag-explain ng mga bagay-bagay. At yung kakayahan kong mapag-ugnay-ugnay ang aking mga learnings from the past. Malaki ang naitulong nito ngayon sa akin dahil naipaliliwanag ko sa mga tao sa paligid yung mga bagay na interesante sa kanila. At sa tingin ko ay nakatutulong ako sa kanilang pagkatuto. Sa kabilang banda, may mga weaknesses din naman ako. Gaya ng pagkakaroon ng maikling attention span o yung kahirapan sa pag-focus sa mga gawain. At yung pagiging quote-unquote slow reader ko, lalo na kung oral reading. Ngunit dahil sa kilala ko ang aking sarili bilang bahagi ng aking learning how to learn, nagagawa kong mas effective pa rin ang aking sarili sa trabaho gamit yung mga strategies na alam kong makakapagpahina sa aking mga weakness. Yung mga details about dyan ay i-reserve natin sa ibang episode. Abangan mo na lang kung paano ko ginagawa yon. Bago tayo magtapos sa episode na ito, balikan muna natin yung mahalagang takeaway sa araw na ito. Una, nalaman natin yung Learn to Learn podcast ay from the concept of learning how to learn na personal ko ring advocacy. Pangalawa, mahalaga ang concept of learning how to learn dahil dito tayo nagkakaroon ng mas effective na self-learning, lifelong learning, at self-knowledge o self-awareness. At dyan nagtatapos ang ating episode para sa araw na ito. Sana ay may natutunan kayo sa ating talakayan. If you want to know about me and my works, just search Ichiro A on your preferred social media. That is I-C-H-I-R-O-U space E-Y. Ichiro A. Again, I-C-H-I-R-O-U space E-Y. Ichiro A. Also, if you have comments, topic suggestions, and questions, or if you want to share your learnings from this podcast, please use hashtag LearnToLearnPodcast on your social media post. Thank you very much for listening. God bless, and stay safe, everyone. Aalamin natin kung ano ba yung importance ng concept ng learning how to learn. Welcome to another edition of the Learn to Learn podcast.